Isang aktor na nais ibalik ang kagandahan ng ating kapaligiran. Naniniwala ito sa ibang nilalang na nasa ating kalawakan na tinatawag na alien. Kilala rin siya bilang isang kontakti at tagapamagitan ng mga ET o extraterrestrial. Halika at ating alamin ang ilan pang bahagi ng buhay ni Roy Alvarez dito lang sa Si Leandro Delantar Alvarez ay ipinanganak noong March 23, 1950 sa bayan ng Pagbilao, Quezon, Philippines, na mas kilala sa kanyang screen name na Roy Alvarez. Isang Pilipinong artista, director at screenwriter sa telebisyon at teatro sa Pilipinas. Nagtapos siya ng Bachelor of Science in Commerce sa University ng Santo Tomas sa Maynila at kalaunan ay kumuha din ng Multimedia Course sa British Columbia Institute of Technology. Siya ay naninirahan ng ilang panahon sa Estados Unidos. Isa rin siyang lecturer at speaker sa Consciousness Development Inner and Outer Ecology, Healing Mother Earth at Zero Waste Management. Noong March 1989, pumirma siya ng 8-pictorial deal sa Viva Films at nakatakdang magbida sa pelikulang Immortal kasama sina Vilma Santos at Christopher De Leon. Gayunpaman, sa huli ay hindi ipinagpatuloy ang proyekto. Nagkaroon siya ng mahigit kumulang 111 palabas sa pelikula at telebisyon mula 1971 hanggang 2013. Ang ilan sa mga ito ay ang At the Top, Working Girls, Rosa Mystica, A Dangerous Life, Hanggang May Buhay, Kahit Butas ng Karayom, Hanggat May Hininga, Ben Diluvio, at huling palabas niya sa telebisyon bago siya binawian ng buhay ay ang Villa Quintana sa papel na Don Manolo Quintana. Siya ang dating pangulo ng Etc., isang Filipino UFO enthusiast group. Noong June 1992, ilang mga grupo ng reporter ang lumahok sa isang extraterrestrial club na pinangungunahan ni Roy Alvarez upang salubungin ang mga alien na nagmula di umano sa himpapawid ng Manila Bay. Mahigit isang linggong nag-aabang ang grupo upang masilayan ang kakaibang pangyayaring ito. Ngunit walang anumang alien na nakita sa kalangitan. Sa kadahilanan ng ibang reporter di umano ay mga lasing. Alam mo bang ang mga kakaibang report na ito ay nag-antala sa pagbibilang ng ilang balota na hindi pa natapos bilangin isang buwan pagkalipas ng presidential election sa panahong iyon. Ayon kay Alvarez na nagpakilala sa kanyang sarili bilang isang ET contactee, may mga lasing na reporter. Ang mga alien di umano ay sensitive sa mga ganito kaya hindi sila nagpakita sa mga tao. At ganun din sa bayan ng Pila, Laguna noong June 5, 1992. Nagkaroon din ng pagtitipon at pag-aabang ang naganap ng grupo ni Alvarez upang salubunging makita di umano ang mga alien. Sa kasamaang palad, wala din nangyaring kakaiba. Bagamat may mga nagsasabing may nakitang tatlong ilaw sa himpapawid na naghugis triangle, isa na dito ang writer ng Manila Standard na naroon sa gabing iyon. At wag ka, kamakailan lamang ay nagkaroon din ng hearing ang Congress ng Amerika tungkol pa rin sa usaping UFO. Meron ba talaga ito? Parang hindi ako naniniwala. Si Alvarez ay isa ding dating trustee at founding member ng Mother Earth Foundation. Nagbibigay siya ng mga lectures, workshops at symposiums on zero waste management, pollution, inner and outer ecology. Nag-umpisa siyang magturo mula 1990 hanggang 1998. Nag-iikot ito sa mga barangay, civic clubs, mga organizations, mga simbahan, schools at iba pang mga institution.
Siya ay ikinasal kay Nieves Campa at mayroon silang isang anak na babae, si Myren Alvarez na ikinasal kay Paulo Fabregas, anak ng kanyang kaibigan at kapwa-aktor na si Jaime Fabregas. Ngunit ayon naman sa ibang report, mayroon pang isang anak, si Roy, na hindi masyadong alam ng karamihan. Namatay si Alvarez noong February 11, 2014 dahil sa cardiac arrest, isang buwan bago ang kanyang ika-64 na kaarawan. Ang kanyang labi ay nasa hardin ng Divine Word of Christ, the King Seminary sa Quezon City. Naiwan niya ang kanyang asawang si Nieves Campa Alvarez at anak na si Myrin Alvarez Fabregas. Kinilala ang aktor bilang Zero Waste Champion dahil sa dedikasyon nito sa pagsulong ng Zero Waste, isang tanaw na ibalik ang ecological order kung saan walang nasasayang o nasusunog na basura. Isa raw si Roy sa mga sumulong ng paggamit ng bayong sa Quiapo upang maiwasan ang paggamit ng mga plastic bag. Malaking kawalan sa industriya ng showbiz ang isa sa kinikilalang actor-director, scriptwriter, mapapelikula o telebisyon o teatro. Hindi lang ang showbiz ang nawalan, pati na rin ang kalikasan. Isang taong buo ang dedikasyon, inialay ang buhay para mapanatili ang kagandahan ng kapaligiran para na rin sa mga susunod na henerasyon. Shout out kay Henry Escultura, Lilian Poblete, Mel, Maricris, Marinel, Roy Vincent Malayo, Simple Recipe Vlog. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panonood. Hanggang dito na lang muna tayong mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.